Share lang natin sa groups. Uy, nice. Hello. Hello, sir. Lyle Dizon. Good morning. Dieter Basister, good morning. Oh, nice. Six tayo. But paint lang tayo na ano. Batman skull. So, ito na update natin. Gagawin kasi natin siyang Punisher Batman. Okay. Wait lang ah. Zoom in ko lang. Yan. Yan. So, ganito yung ano natin. Ganito yung target natin. White. So, ito yung mga gamit kong paints. Yan. Page 180. White. Armored Komodo Water-Based Primer. Water-Based Acrylic Primer. Matte White from Hero Paints. Ultra White from Hero Paints. And Ultra White with Stronger Coverage. Yan. Lahat to nakamix. Para magawa itong mixture na to. Yan. Okay. Tapos, yan. Ito yung opacity na white na gusto ko. Kasi gagawa natin ng skull yan sa next na video. Okay. Pero for now, ito muna. Cowl. Cowl ni Batman. Ganito lang siya, white. Kasi dapat mag-ano yan, maging Punisher Batman. Yan, wait lang. Yan, bago makarating sa ganitong opacity na white, mga 2 to, hindi siya 2 to 3 coats eh. Hanggang 5 coats to. Hanggang 5 coats. Sobrang dami. Magawa tayo ngayon ng 7. So, meron tayong 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6. Meron pa tayong... Tapos na tayo sa isa eh. Okay, ganito opacity ah. Siguro mga 10 to... Hindi naman 10 coats. 5 coats. Ganyan siya. Yan, tambay lang tayo rito. Kung meron kayong questions, kung meron kayong comments, lagay nyo lang dyan. Okay, medyo relax lang tayo rito. Sayang hindi ako makapag, ano, no? Makapag-play ng music. Yan. Medyo mababa pala yung sticker ko, no? Di ba, re-revise ko na lang sa susunod na, ano, na execution. Nikoy Sohorda, good morning. Yan, painting Batman skull. Nag-enjoy ako ngayon din sa mga text na nakalagay. So medyo mababa pala. Dapat pala angat konti, no? Pero okay lang, sige. Paint na natin. Sa susunod na lang. Yan, paint lang natin to. Yan. Ang gamit kong brush dito, round brush na may na fine tip. Importante dito, mas merong tubig yung first coat nyo para mag-flow. Pag walang tubig, mahirap mag-paint.
kong base coat. Yan. Sakto lang kasi pag nawala na yung ano, yung pintura, mapag dry brush na tayo. The dry brush kasi natin tong gilid eh. Yeah, more on base coat na gagawin natin. Pag naubos yung paint, dry brush. Yeah. Pwede tayong maglagay dito ng ano, extra para mas potent, mas dry. Ito na lang sa labas. Sa paper lang. Walang tubig para mapag-dry brush tayo dito sa noo. Ayan. Sige, comment lang kayo mga ma'am sir kung meron kayong questions about arts, about toy costumes, and comment lang kayo. Thank you sa 18 viewers, grabe. 2 a.m. now. Pwede yung ganda ng langit ka. Bantay dyan, Wala, walang comment. Sige, comment lang kayo mga ma'am sir. Tambay lang naman tayo rito eh. Look. Ito yung difference ng ano, first coat tsaka second coat. Yan. Ay, second coat. Hindi, 5 coats na nata ito eh. Yan. Ganito yung target natin na ito. Yan. First coat pa lang to. Ayun lang, yun lang gagawin natin. Robby, 16 viewers ah. Thank you. Relax sana tayo dito eh, kaso hindi ako makapag-play ng music. Salamat sa pagtambay mga ma'am sir. Kanina nag-unbox ako ng ano, Global Merch Park na toys. Ayos naman, legit naman siya. Meron pala akong nakalimutang sabihin. Yung logo dun sa weapon pack, iba din yung itsura. Logo ng McFarlane Toys. So I think QC issues yung ano. Kaya siya mura, tingin ko QC issues yung reason. Na ba nakikita? Okay.
Batman Punisher. Legit naman mga ma'am sir, Global Merch Park. Nakarating naman yung ano eh. Nakarating naman yung mga binili ko. Umorder pa nga ulit ako ng 6 na weapon pack. Pero order at your own risk ka. Saka hindi siya katulad ng quality ng ano. Nung original McFarlane release. Pero sa halagang 300, di ba? Versus 1K. Pwede na. Tulog na. Tulog na yung mga tao. Wala na nagko-comment, mga mamsir. Saan kayo nanonood, mga mamsir? Yun na lang. Bagay eh, no? Ano na talaga, sleeping time na talaga eh. 2 a.m., 3 a.m. O tama, 2 a.m. na. Natingin ko nanonood na lang sila sa comfort of their bed. Kaya hindi na rin sila makatype. Okay lang yan. Sige, tambay lang kayo. Watch lang kayo, watch. Ito, sinasabi ko, dry brushing. Pag naubos na yung paint, pwede kayo mag-dry brush dito. Yun, may comment. Teka lang ah. Good morning sir, Aslam. Sabi ni GM Romana. Good morning sir, Aslam po. Ano disadvantage ng recto paint at di na hinaluan ng water yung paint na water based? Ah, okay. Magandang question yan. Sige. Yung paint kasi, teka lang ah. Sample natin. Ayun, kapag pinakamadaling sagot. Ano yan, sir? Sir, GM. Kapag ito yung mga water-based paint. Kasi ito, sir, ano, 100% na... Siyempre, 100% paint to. Wala itong kasamang... Hindi ko alam ko. Siyempre, may kasamang tubig na rin dun sa mixture niya. Pero kung ako, gusto ko pa mag-add ng water para mas ma-increase yung flow. Ano ibig sabihin ng flow? Flow ng paint. Kunwari ito, mag-base coat ako. Yan. Mas madali siyang magsisip in dun sa surface. Okay? Mas madali siyang re-register. Ayan, no? Tsaka mas smooth. Mas smoother yung transition, yung pahid. Ayan, no? Mamaya, de-demo natin yung walang ano, walang tubig. Yan. So, sa mga pros yan. Ngayon, kapag may advantage din yun, sir, kapag rekta dun sa from the paint bottle, papunta dito sa figure. Maganda yung technique na yun for dry brushing. Malapot kasi yung paint na yun, sir. Eh. Malapot talaga. Thick. Thick paint. Ngayon dito, kung ako magiging precise, gusto ko, ano, mas nag-flow yung pintura. Mas precise.
Ayun sir, mas madali mag-flow yung paint pag may water. Kapag dito sir, hindi mag-flow yung pintura eh. Ayun. Useful lang siya for dry brushing. Yung mga ganun techniques. Pakita ko sa iyo sir dito. Pagdating dito sa gilid ng kaul. Hindi ako gagamit ng water. Anong paint gamit? Ito sir, halo-halo eh. Armored Komodo, tsaka Hero Paints. Ultra white. Yan. Tsaka water-based acrylic matte white. Tsaka ultra white, stronger coverage. Yan. Ito sir, gagamit ako nung ano. Nung walang tubig. Straight from the bottle dito. Pag straight from the bottle. Walang ano yan, walang flow. Hindi magpo-flow yung paint. Mabilis matuyo. Ayan. Kaya perfect yan for dry brushing. Ayan. Dry brush tayo. Ayan. Ngayon, hindi naman kapag marami naman tubig yung ano mo sir, yung paint mo, hirap naman mag dry brush. Kasi kailangan tuyo yung ano eh. Kailangan tuyo yung, halos tuyo. Halos tuyo yung brush mo. Kaya maganda rin yung ano. Maganda rin yung paint straight from the bottle kapag mag dry brush ka. Tulad nito. Ayan. Sa gilid. Nag-create siya ng transition mula dun sa unpainted area from the painted section. Ayan. Dito rin sa ulo. Wala naman masyadong disadvantage yun, sir. Yung nga lang, pag magbe-base coat ka, kailangan mo ng water. Kung magda-dry brush ka, straight from the pot. Tapos tanggalin mo yun most of it. Tulad nito, yun. Dami nating base coat din. Halos base coat kasi itong ginagawa ko eh. Yan. Tapos madaling matuyo sir kapag ano. Madali matuyo yung paint pag walang halong tubig. Ayan. Yun. That's it. Medyo marami nga yung nagawa ang mixture pala.
Yan. Mas madali mag-paint pag may tubig eh. Depende yun, sir. Oh. Kung mag-base coat ka, add some water. Tapos kung gusto mo, hindi rin makita yung brush strokes, multiple thin coats. Yun lang naman yung concept sa mga pintura. I hope you're having a great night. Happy Saturday and have a great day. Paint lang tayo. Salamat sa ano ah. Okay po, Gates. Salamat po sa info. Kaya pala, ang pangit ng pag-paint ko kasi walang water. Big help po. Thank you. Last question po. Brush mga gamit nyo or brand if ever. Oh, no brand to, sir. Generic to na ano, sir, na orange set piece. Mula sa ano to, sir? Arts mo to. Try mo, sir. Search Arts mo to sa Shopee. Tapos piliin. Makikita mo to dun, sir. Round brush to na may fine tip. Ayan. Best for, ito favorite ko talaga to for customs. Ayan. Kasi pwede kang magbago ng line weight dito eh. You can do very thin lines, you can do thick lines. Try mo, sir, i-explore yung ano. Ayan, oh, tinan mo ito, sir. Nawawala na ng tubig to. Ayan, oh, nawawala na ng tubig. Ayan, that dry brushing na yung gagamitin ko technique versus dun sa base coat. Ayan, oh. Ayan, dry brushing na. Mag-create siya ng transition. Ayan. Parang mas nagiging smooth yung transition. Para may weathered effect din. Yan o. Kasi yung ano naman, yung skull naman ni Punisher, di naman perfect yun. Pag nilagay niya yan, chalky talaga yung finish niya. Thank you, Sir Jasper. What's up, Rain? Kevin Mooney. Hello, sir. Where are you from, bro, Kevin? Where are you from, bro? Thank you for sharing, sir. Paint lang tayo ng kaoli. May dalawa na lang. Naparami yung mixture dito. Meron dun. Batman Punisher for only $280 each.
Yan. Makabenta tayo mga ma'am sir ng Punisher War Machine. Thank you very much client. $280 only. Punisher War Machine custom. Papuntang Las Vegas, Nevada. Oh, Mountain Grove. MO, USA. Wow. Thanks for watching, bro. Thank you for watching. Wait lang tayo ng kaul ni Batman. Noted po. Salamat sa pag-help. Welcome, sir. Meron ka pa ba ibang questions? Ito, dry brush tayo dito, apangat. Ngayon, i-create siya ng paint effect na parang siyang weathered. Ayan, parang in-smudge lang yung paint. Yung pagkaka-apply ni Punisher dito sa ano. Sa cowl. Okay, nawala yung focus. Yan. Okay. Sakto lang, pag naubos na yung load ng paint dun sa brush, makapag-dry brush na tayo. Yan. Tapos gagawin ulit natin tong proseso na to 5 times. Kasi dapat ang finish niyan maging ganito. Yan. Super white. Ganito. Dami nyo na noda. Thank you very much. Lapag ko nga muna rito. Okay, last one. Okay. Kaul. Nakatuwa itong ano, na hobby na to talaga. Nare-relax din ako. Na-apply ko yung art form dito sa Toy Customs.
Okay, dry brushing na tayo. Pagkatapos nito, ayan, dry brushing sa ulo. Yun, mas maganda, ano, mas ganda registro. Medyo relax lang tayo. 2 a.m. na rin kasi. Oh, thank you, bro. Oh, thank you very much, bro, Kevin. 99 stars. Thank you, bro, Kevin Mooney. Yay! Thanks. Thank you very much, bro. Really appreciate it. Wow. I'm gonna go tell my wife, bro. She's gonna be so happy. Thank you. Thank you very much. Really appreciate it. Thank you, bro, Kevin. More money to make some coffee. Okay, I'm going to tell my wife, bro. Wait. Kevin Mooney from USA. Really appreciate it, bro. So after this, we have 6 heads. Okay, if I update, I'll just update you guys with our work in progress. So this is my favorite weapon from the 2-pack version. 2-pack. The munition pack version 2 from McFarlane Toys. It's a very large Gatling gun with this big ass canister full of bullets. It's very easy to disassemble. Okay, yan. Just a 2-part barrel or canister like that. With the pegs, just put it together, put it under, then there you go. Big ass gun for our Batman Dark Detective. So these are the arms. Okay. You have the blood effect, the gunmetal arm gauntlet with gold blades, and the skeleton bone markings on the hands. There you go, left and right. So on his right shoulder, there are some markings. These are in indication of the kill count. And then we have the battle damage, scars, gunmetal dry brushing or silver dry brushing on the gauntlet. Same pattern, the bone pattern on the hand. And then the gold blade. Okay. You're still here, bro, Kevin? Then, for the belt or the utility belt, you have the pouches for the gun, for the accessories. And then you have the buckle, gunmetal, and gold. And then at the back, you have the blades, golden blades. You have pouches 1, 2, 3, 4, 5, 6 pouches in total. Leather brown and earth tan, best combo for leather materials. For the chest, this is a work in progress. I applied the white paint, 3 to 5 coats. And then
This is ready for the, this chest is being prepared for the skull, na illustration for Punisher skull logo. And then for, yes sir, meron. EJ Lagman asks, may tutorial ka sir ng disassembly ng MCF figs? Yes sir, meron. Try mo i-search sa YouTube how to disassemble a McFarlane figure, Ralph Cifra. Yes sir, I think lalabas yan. And then dito naman sa legs, gun primer black, gunmetal na steel dry brushing. Then you have the brown details, gold details, tapos silver dry brushing dito sa knee pad, and silver dito sa toes, and sole, and then gold linings dito sa kanyang foot armor. Yeah, there you go. Tapos dito, it's a coated version. Okay naman pala. Hindi siya nakaka-affect dun sa paint. Dito. Okay naman. Pwede siya i-invert so I can paint the chest armor. Yan. Tapos ito yung mga weapons niya. Wala na akong gagawin dito. Tingin ko, konting ano na lang. Konting silver dry brushing na lang dito. Sa grappling hook niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grappling hooks. Tapos yung waist area. Ito yung waist area niya. Dito yung teeth ng ano eh, ng bone. So magla-line art pa tayo ng black. Pin-repair lang natin yung surface for the black illustration. Black line, black na line art. Okay. So yun lang yung update. And I think we are done for tonight. Okay? So, yun lang muna mga mom sir. Sige, pahinga na rin tayo. Pahinga na rin tayo mga mom sir. Okay? So, yun. Thank you very much for watching. And see you sa next video. Bye-bye.